Bitawan mo nga ako! Pagpupumiglas ko habang hila-hila niya ako pabalik sa kwarto kung saan niya ako ikinulong kanina. Kasunod naman namin ang babaeng maid na namumroblema rin sa nangyari. Nang nakarating sa kwarto ay itinulak niya ako kaya napaupo ako sa kama. Go outside. Aniya sa babaeng maid na mukhang takot na takot na sa akin. Sige, sir. Kinuha ng maid ang dalang tray kanina at dali-daling lumabas ng kwarto at sinarado ito. Inis na binalingan ko si Kotaro na ngayon ay igting na igting na ang panga. Ano ba? Singhal ko. Bakit ba ayaw mo akong pauwiin? Narinig mo ba ang sinabi ng girlfriend mo? At anong asawang sinasabi mo? Hindi kita asawa! You are trying to escape, Venice. Mariing wika niya. You are trying to leave me. Ano naman ngayon, ha? Tumayo ako at pinamiwangan siya. Alangan naman na mananatili ako rito. Kidnapping itong ginagawa mo, Kotaro. Ano ba ang gusto mong gawin ko para lang makaalis ako rito? Hindi na nga ako galit, okay? Hindi ako galit sa'yo na niloko mo rin pala ako. Sa totoo lang, ikaw ang may malaking atraso sa akin pero palalagpasin ko na lang. Kalimutan na natin ang lahat. Mas lalong umigting ang panga niya at hindi na maitsura ang mukha. Ramdam ko ang inis niya sa akin. Sa kanyang titig pa lang, alam ko na seryosong seryoso siya ngayon. Bumuntong hininga siya at naglakad patungo sa may drawer. Sinundan ko naman siya ng tingin. At ang sama ng ugali mo. Pinaalis mo pa ang girlfriend mo. Ano ang gusto mong iparating? Na ako ang babae mo? Hindi na ako nagsalita nang napansin ko na tutok na tutok siya sa isang papel na kinuha niya sa drawer. Sinara niya ang drawer at hinarap ako dala-dala na ang papeles. Napalunok ako nang lumapit siya sa akin at inilahad sa akin ang papeles. Oh, ano ang gagawin ko dyan? Mataray ko na tanong sabay hablot sa papeles na inilahad niya. Ano ba to? Humina ang boses ko at namilog ang mata sa nakita. Marriage contract? Agad kong ibinaba ang tingin sa pinakaibabang parte ng papeles at namilog ang mata ko nang nakita ko ang pirma ko. Gago. Marahas akong napasinghap at lito na tiningnan si Kotaro. Ano to? Bakit may pirma ko? Marriage contract? Ano ang ibig sabihin ito? Sunod-sunod ko na tanong, kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso ko. Humalukip-kip siya. That's a marriage contract. Yan ang kontrata na pinirmahan mo. Natawa ako at napatingin muli sa marriage contract. Baliw ka ba? Wala akong natandaan na pumirma ako ng marriage contract. Naputol ang pagsasalita ko nang may bigla akong naalala. King Ina, ito ba yun? You signed the contract, Venice. You are now my legal wife. Nalaglag ang pangako at naihulog ko ang papeles sa sobrang gulat. Hindi! Now, I want you to stay with me. Hindi! Buong puso kong pagtutol at galit siya na tiningnan. Tinulak ko pa siya at hindi siya natinag sa tulak ko. Dinukot mo ko at pinapirma. Hindi ko alam na marriage contract yun. Hindi pwede. Kumunot ang noon niya. Ayaw mo akong maging asawa. Pero nagpanggap ka. Nagbago na ako. Ayoko na ma-disappoint ang magulang ko, Kotaro. At bakit mo ginawa sa akin to? Hindi ba at my girlfriend ka? She's not my girlfriend. I don't love her. Malamig niyang sambit sa akin. Don't worry. Hindi ka naman lugi sa kasalang to. Dahil may matatanggap ka na 5,000,000 piso. If you want, I'll buy a house for your parents. Just be with me. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ko alam kung magiging proud ba si nanay nito. Mukha pa namang pera yun. Now stay here at huwag kang tatakas. I won't lock the door. I will let you roam around.
Ano ba ang makukuha mo, Kotaro? Ngayong may naalala ka na, hindi ka naman siguro bobo para pagsayangan ng oras ang isang katulad ko. Mapait ko na wika. Humakbang siya papalapit at napatalon ako sa gulat nang hinaplos niya ang pisngi ko. Ramdam ko tuloy ang malamig niyang kamay sa balat ko. As I said earlier, I love you. Aniya habang nakatingin sa aking mga mata. At kasalanan mo to dahil binaliw mo ang isang katulad ko. You made me crazy and do crazy stuff. You made me do this. Napalunok ako at nangatog ang binti ko sa kanyang sinabi. Ma'am? Naisara ko ang malaking bintana malapit lamang sa kama nang bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok ang maid na ikinulong ko kani-kanina lang sa banyo. Kita ko ang takot sa kanyang mata pero wala siyang magawa dahil trabaho niya ito. May kasama naman siya pero siya lang ang napansin ko. Ma'am, nandito na po ang isusuot niyo ngayong gabi. May inaasahang bisita si Sir kaya paliliguan ka namin. Gulat na napabaling ako sa isa pang kasambahay sa kanyang sinabi. Paliliguan? Gulat ko na tanong. Mukha ba akong walang paa at kamay para liguan niyo? Hindi ako baboy na paliliguan niyo. Napakurap-kurap ang babae at ang babae na ikinulong ko kanina sa banyo ay hindi na makatingin sa akin. Taas noon naman ang isang maid, kaya sa kanya na lang ako tumingin. Paano kapag tatai ako? Kayo rin maglilinis. Umawang ang labi niya sa tanong ko. Napairap ako at saka lumapit sa kanila. Kinuha ko ang dala nilang damit at saka tiningnan. Isa itong peach dress na tingin ko ay hapit na hapit sa katawan. Ganda, hindi bagay sa akin. Matabang kong sabi. Kailangan nyo na pong maligo, ma'am, dahil aayusin namin ang buhok nyo. Kaya kong maligo at kaya kong ayusin ang buhok ko. Pagputok ko sa kanila. Kaya maaari na kayong umalis. Pero ma'am... Heist, huwag nyo na akong tawaging ma'am. Hindi ako teacher. Iritado kong sambit at saka tinuro ko na ang pinto. Umalis na kayo. Hindi naman ako tatakas. O baka naman gusto nyong manood. Pwede naman kaso malagubat itong kuweba ko. Kailangan kong linisin. Uminit ang pisngi ng dalawa at dali-daling lumabas ng kwarto. Bumuntong hininga ako at tamad na napaupo sa kama. Ano ba naman ito? Nanibaguhan ako sa lahat. Ngayong nandito na ako, ano ang gagawin ko? Magiging asawa ni Kotaro? Ano naman gagawin ko? Aanakan siya ng maraming Japayuki? Kawawa naman ako kung ganun. Binalingan ko ang damit at tiningnan ang iba pang dala ng maid kanina. Kumunot ang noo ko nang napansin ko ang isang may manipis na tela. Kinuha ko ito gamit ang mga daliri ko at inangat. Ano to? Umawang ang labi ko at halos lumuwa ang mata ko sa nakita. Tibak? Namula ang buong mukha ko sa nakita. Grabe. Tibak? Bakit may tibak? Hindi ganito ang mga andis ko. Tibak? Hindi na lang ako magpapanti kung ganun. What's your problem? Kunot noong tanong ni Kotaro sa akin at sinubukang muling hawakan ang kamay ko pero tinampal ko ang kamay niya. Sinamaan ko siya ng tingin. Tanungin mo ang sarili mo kung ano ang problema. Inayos ko ang damit kong sobrang hapit. Ang sikip-sikip ng damit. Hindi yata akin to eh. Nasa kwarto pa rin ako at binisita ako ng Japayuki para tingnan ang kalagayan ko. Wala rin akong choice kundi suotin ang tibak na iyon. Grabe, ang sikip din. Paano ko malalaman if you won't tell me? Huminga ako ng malalim bago ako nagsalita. Ang sikip ng damit at ang sikip ng tibak. At bakit tibak? Sana hindi na lang ako nagpanti. Walang hiya ka. Nakita ko na nagulat siya sa sinabi ko.
What? Hindi makapaniwala niyang sambit at unti-unting namula ang kanyang tenga. I didn't. Pa-badboy-badboy ka lang pero mahalay ka rin pala. Anong akala mo sa akin? Bubuka ka ako sa'yo porkit asawa na kita? King ina mo talaga. Mas lalo akong nainis. At nauna na akong lumabas ng kwarto, iniwan siyang tulala at pulang-pula ang tenga. Hindi ko na itikom ang bibig ko sa sobrang mangha nang nakababa ako sa ikalawang palapag. Nawala ang inis ko sa suot ko at tulalang-tulala talaga ako sa mga mamahaling gamit. Pati sahig, mamahalin. Parang nakakahiyang tapakan kasi parang mas clear pa sa skin ko. Mostly sa nakikita ko ngayon ay parang nasa Japanese movie, lalo na ang mga kagamitan. Hindi na ako magtataka dahil may lahing Japayuki ang kidnapper ko. My mom will be here. I will introduce you to her. Sambit ni Kotaro na hindi ko na malaya na nasa tabi ko na pala. Binalingan ko siya. Ipapakilala mo ko sa mami mo? Tumango siya at unti-unting hinawakan ang bewang ko kaya naibaba ko saglit ang tingin ko sa kamay niya na nakapirme na roon. I have to. I want her to stop. Gusto niya na pakasalan ko ang babaeng yon. Me and Faye are done 2 years ago. Gulat akong nag-angat ng tingin sa kanya. Ang tagal na pala. Pero bakit? Umigting ang panga niya. I was forced. Nasa tradisyon na ng pamilya namin ang ipagkasundo sa marangyang pamilya. They want the best for us. But I don't want to. Even my cousin, Ashton, is being pressured by his parents to have a wife. Napangiwi ako. Ang hirap pala maging mayaman. Hindi na nagsalita si Kotaro kaya nagpatuloy ako. Kung sakaling makilala ko ang mommy mo, tapos o-offeran niya ako ng pera, lalayuan lang kita. Iko-consider ko ang gusto niya. What? Tinaasan ko siya ng kilay. Gaya ng mga nasa telebisyon, Kotaro. Pero depende pa rin. Kapag mas malaki pa sa offer mo sa akin ang offer niya, tatanggapin ko ang sa kanya. Are you kidding me? At ipapaanal ko ang kasal natin. Dagdag ko pa. Pero syempre, nagjo-joke lang ako. Kahit desperada ako na magkaroon ng trabaho, hindi naman ako mukhang pera. Pero kung bibigyan, why not? Gusto ko lang inisin ang lalaking ito dahil nabwisit na naman ang tahimik ko na buhay. Akala ko kung makaalala na siya ay wala na kaming koneksyon. Dahil hindi naman talaga niya ako kilala ever since, pero hindi ko akalain na matagal na pala siyang nakaalala. Parang sinabayan niya na lang ang trip ko sa buhay. I'll give you 20 million then. Aniya sabay lapit ng mukha niya sa akin. Akin ka na. Biglang nagwala ang puso ko lalo na't sobrang lapit na niya. Kulang na lang ay hahalikan niya ako. Agad akong nag-iwas ng tingin at marahan siyang itinulak papalapit sa akin. biro lang. Tumikim ako. Saan na ba yung mami mo at gusto kong makausap? Tatanungin ko ang mami mo kung saan ka nagmana at ano ang inilihi sa'yo at bakit ganyan ka? You don't know my mom, Venice. Inilingan niya ako. She's rude and controlling. She dislikes people. She only likes rich people. Napangiwi ako. Bibigyan mo naman ako ng 20 million, kaya rich na rin ako kung ganun. Napairap ako at hindi ko maiwasan ang kabahan. Dapat nag-freak out na ako ngayon dahil nakidnap ako. Pero bakit ang chill ko ngayon? Dahil ba si Kotaro ang dumukot sa akin kaya parang wala lang sa akin? Ang rupok ko ba? Paano kung hindi si Kotaro ang dumukot sa akin? Baka matagal na akong sinundo ni San Pedro. All you have to do is to act like a loving wife, Venice. Ani Kotaro sa akin habang papatungo kami sa malaking sala
kung saan nandoon ang mga bisita ni Kotaro. "You are a great actress. Convince my mom that you are my wife." Tumango ako at hindi na nagsalita, para kasing mauubusan ako ng hininga. Bukod sa hindi ako sanay na may makasalamuha ng mga mayayaman, baka dudugo ang ilong ko sa English nila. At baka magsasalita pa ng Japanese language. Di hadaw ako kung ganun. Pang Becky lang ang alam ko eh. Sa pag-apak ko pa lang sa tiles ng kanilang sala, halos hindi na ako makahakbang. Hindi dahil sa mangha, kundi dahil sa kaba. Sumalubong kasi agad ang mata ng mga bisita. Nakita ko pa si Faye doon kaya mas lalong nakakakaba. "Son," tumayo ang babae na mukhang mami ni Kotaro. "I am not happy to be here." Umawang ang labi ko sa bungad ng ina ni Kotaro pero naitikom ko agad nang lumipat ang tingin niya sa akin. Tinaasan niya lang ako ng kilay bago hinawakan ang braso ng nanlulumo na si Faye. Kita ko na nasasaktan siya sa nakita. Bakit ba kasi ako nasali sa problemang ito? Para tuloy akong kabit ni Kotaro. Kapag nalaman ni nanay ito, baka ililibing niya akong buhay. "I am also not expecting you to be here, Mom." Sagot naman ni Kotaro at mas hinapit pa ako sa kanya. "Nandito ako kasi nalaman ko ang tungkol sa babae mo. Faye called me and told me about the bad news." Ani mami ni Kotaro. "At hindi ko gusto ang nalaman ko, Kotaro." "That's not my problem anymore." Maangas na sagot ni Kotaro at iginiya na ako paupo sa malaking couch. "Wala pang alam ang daddy mo, Kotaro. That's why I am here to clean this mess." "Ano bang kalokohan to? You brought a girl? For what?" "She's my wife, Mom." Bumilis ang tibok ng puso ko at napalunok. Wala kasi akong masabi. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko, lalo na't nang binalingan ako ng mami ni Kotaro, sobrang talim na ng tingin niya sa akin. "And I love her." Humalakhak bigla ang mami ni Kotaro matapos sabihin iyon ni Kotaro. "That's so funny, iho. Hindi nag-exist ang love sa family natin. We are being practical here. Ano bang negosyo ng pamilya mo, iha, nang makonsider kita as my son's partner?" Po? Napatingin ako kay Faye na ngayon ay nakaangat na ang gilid ng labi sa akin. Napalunok ako at tiningnan ang mataray na mami ni Kotaro. May negosyo po kami. Actually, nagtitinda po kami ng seafoods." Napangiwi ang mami ni Kotaro sa sagot ko. "What?" "Nagtatanong po kasi kayo kung ano ang negosyo namin. In short, she's poor Tita Aiko." Singit ni Faye sabay taas ng kilay sa akin. "At nakakapangduda rin ang relasyon nila ni Kotaro. Baka naman ikaw ang nagkidnap kay Kotaro kaya matagal siyang nakabalik sa akin at ginayuma mo." Namilog ang mata ko. "Bakit ko naman siya gagayumahin, Ma'am? Kahit naman hindi kami mayaman, hindi naman ako pangit." King inang babaeng to. Buti na lang nag-nail cutter ako ngayon. Baka madungisan ang maganda niyang mukha kapag nasa bunutan at nasampal ko. "Gosh!" Napailing ang mami ni Kotaro sa sobrang dismaya. "This is embarrassing, Kotaro. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? That you married a..." Pinasadahan niya ako ng tingin. "A peasant?" Kumirot ang puso ko sa narinig. Ang sakit niya naman magsalita. "I don't care about them, Mom. That's not my problem anymore." Mariing sambit ni Kotaro. "I don't want to marry Faye, and I am already married. You can't force me to marry someone I don't love. And besides, my company is getting bigger. It's now easy for me to step down, Mom. You take care of Watanabe." "What?" Marahas na react ng mami ni Kotaro. "Are you stepping down? For that girl?" Tinuro ako ng mami ni Kotaro. "I can't accept this. I will tell your dad about this, Kotaro.
Hindi ko akalain na ganito ang gagawin mo sa akin. Matagal ka nang nakapangako kay Faye. And Faye is a great match. Pareho kayong mayaman. Pareho kayong business-minded. At higit sa lahat, may class. Hindi katulad ng dinala mo ngayon. Another word, Mom. Hindi ka na makakaapak pa rito if you insult my wife again. Seryosong wika ni Kotaro na siyang ikinagulat ko. Nalaglag ang panganang mami ni Kotaro sa sinabi ng kanyang anak. Kahit ako, hindi ako makapaniwala. Hindi ko kasi nasagot-sagot si nanay ng ganon. Ang pangit naman kabanding ng mga mayayaman. Kapag mayaman, dapat mayaman lang din kabanding mo. Kotaro! Nanghihina na sambit ni Faye na halos maiyak na. Why? Alam ko na nawala na ang pagmamahal mo sa akin. Pero alam mo kung gaano kita kamahal. At alam mo rin na ipagkasundo ka sa akin. Is this your way to get away from me? Nakita ko na nagtitigan silang dalawa. Kita ko talaga sa mata ni Faye ang sakit na kanyang nararamdaman. I always have my ways, but I always get what I want, Faye. Hindi mo pa rin ba ako napapatawad? Tanong ni Faye kay Kotaro. Bumalik naman ako ah! It doesn't matter anymore, Faye. I am married. Nilingon ako ni Kotaro at tiningnan ako sa mata. And I am planning to marry her at the church.